out natin tong evaporator. So ito. Ayan. Suzuki Espresso. Ayan. Ito yung share natin ngayon. Yung gagawin natin dito ay mag-cleaning tayo. Okay. Okay ang kanyang freon, guys. Malamig. Kaso yung buga dito sa loob nahina. Ayan, oh. Walang hangin. Sobrang hina ng hangin, oh. Kasi pag check ko nito dati, no, galing sa kasa, wala siyang filter. Di nilagyan ng filter yung blower dito. Meron naman siyang nalagyan ng filter, guys, pero kaso wala nila nalagyan, no. Since sa pagbili nila, no. Ayan. So ngayon, direkta nakapasok yung mga alikabok dito sa loob, kaya ngayon umina na yung buga for how many years na nabili nila. So yun yung ating share dito. So ganun pa rin, magtanggal tayo ng dashboard na maingat para okay yung ating di magalit yung customer. Okay, let's go. Ayan, so tinatanggal namin yung wiper kasi may isang bolt dyan na nakatusok na konektado dito sa steel. Okay. So sa pagbaklas ng dashboard, guys, no, depende sa diskarte ninyo kung saan yung mas hindi mahirap para sa inyo, guys, no. Ito kasi itong mga design, guys, na ducting, tapos pagsilip niyo yung mga screw na sa likod. So ang pag-style ng backlash niya, no, buo siya. Bali, tanggalin niyo dito kasama yung steel, tapos yung dashboard. Buo siya. Tapos niyo pag yung mga screw nito hindi nakaangot dito sa ano, sa body steel, so pwede niyo siya mabuo, tanggal. Tapos silipin yung mga wire connection na galing dito sa steel, tapos nakaangot dito sa chassis, yun yung pang tanggalin ninyo. Tulad nito, di ba, mayroon na nakaangot ito. Ito yung sa louvers. Yan, dapat matanggal siya. And then ito yung sa, then ito rin. So papunta sa dito sa airbag. So dapat ito tanggalin din. Ito tanggalin. Then ito sa kabila, tanggalin din para mabuong baklas nyo. So depende sa diskarte. So ngamin, tinanggal namin yung front, yung dashboard, tapos tinanggal namin yung screw ng ducting. Isa dito, isa doon sa kabila, tapos tatlo dito. So depende sa pag-diskarte nyo, guys, kung paano, kung saan yung hindi kayo mahirapan. Ayan, so pag-backlash, diskarte nyo lang. Hindi natin yan ma-i-vlog kasi haba ating video, maubos yung oras ninyo. Kasi yung point natin dito is problema. Okay, ito na yung housing niya, guys. Sobrang daming sulpasol para ma out natin tong evaporator. So ito. Ayan. Wala siyang filter. Say kwa, soy. Paksabi. Since bago, wala siyang filter, guys, no? So ito yung kadami nung ano niya, tangini trapo, cleaning ka.
Okay, ito. Malinis na guys ang ating evaporator. Ayan. So, ayan. Mga cover na lang yung nililinis. Then, symbol na naman natin. So, ito. Linisan pa to. Ito din. Pati blower. Ayan. Then, symbol na natin. Sa pagka-symbol, no? Hindi natin i-video para direct to the point na tayo. Ayan, after natin na pass forward, ayan, may preyo na tayo. Okay, so yung dashboard, may balik na rin. Eh, inulit nyo na. Okay, ito yung filter niya kasi walang makuna na filter. So yung Toyota, pinutol natin. Ayan, ah. So may cut dito, tapos hollow lang, yan. So dapat maglagay, nakaganito. Pwede korta. Yun. Okay na. Filter na siya guys. Takas na yung hangin, oh. Yan o. Yan okay. Good na. Malakas na yung hangin. Kaya kita yun naman na sobrang dumi ng evaporator. Lahat daw na lumalabas dito na espresso ay walang filter. Walang filter nakalagay dyan sa ano. So sa may ganitong unit, check nyo na. Or bago nyo pala nabili, palagyan nyo na ng filter para hindi masyado makapasok yung mga alikabok dito sa loob. Para hindi matulad nito kadumi sa ating nilinisan, no? Okay. Okay na. Espresso. So, okay, espresso. Balikin naman natin ay cleaning. Alright. Sana may na-share tayo.